Hi Sir Kira at sa mga listeners ng inyong programa. Ako po si Buknoy at kasalukuyang naninirahan sa Canada. Nagsimula po ako makinig sa channel nyo noong dumating ako dito at ng iba pang mga Tagalog podcast horror narrative stories. Naniniwala po ako sa mga paranormal at isa rin ako sa mga lumaki sa mga horror movies at nananalaytay po yan sa dugo ng pamilya namin. Ang story ko po na naranasan ay noong April 2004 nung magbakasyon kami sa Aklan. 21 years old na po ako nung mangyari to. Yearly po kaming nagbabakasyon sa Aklan dahil both parents po namin ay taga doon. Sa Quezon City po ako lumaki. Pero ang saya lang at palagi kaming excited tuwing dadating ang summer kasi oras na naman ang pagbabakasyon namin sa probinsya ng mga magulang namin. Kilala naman po natin ang Aklan dahil sa mga stories nito about aswang o kung ano pa man na hindi maipaliwanag ng siyensya. Itong karanasan na meron ako doon ay ang nagpatotoo sa akin na totoo pala talaga ang tapik. Nagsimula yon nung nagkaayaan ng pamilya namin na makapiesta sa malayong baryo ng auntie ko. Dahil sa layo nun ay kinailangan namin gumising ng maaga para lang maghanda. Ang kinain ko lang noon ay isang saging na saba. Uminom lang din ako ng mainit na Milo. Pagkatapos namin mag-almusal ay umalis na rin kami. Nung nasa crossing na kami para lumipat ng ibang jeep, ay nakasalubong namin yung isa naming auntie na kapatid ni tatay. Sabay tanong niya sa amin na, "Saan kayo pupunta?" Sa wikang Bisaya. Hindi ko alam kung bakit, pero napansin ko na sa akin lang siya nakatingin. Marami kasi kami doon. Tapos ako lang yung binati niya. Hindi ko na lang masyadong pinansin yon dahil na rin sa sobrang antok pa. Ngumiti na lang ako sa kanya. Sumakay na kami ng panibagong jeep. Mukha siyang truck sa laki nito. Tapos puno pa. So lahat ng babaeng kasama namin ay nasa loob. Kami naman na natira ay sa bubong na lang sumakay. Ang haba ng biyahe, pero smooth naman yung daan. Pero sa hindi malamang dahilan, eh bigla akong nakaramdam ng hilo. At parang nawala ako sa hulog. Para ding sumakit yung ulo ko nun. Kaya naman nagsabi ako sa uncle ko na kung pwedeng sa loob na lang ako ng jeep. At nung nasa loob na ako ng jeep, parang lalo akong nawala sa hulog. Namumutla daw ako nun. Sabi ko sa kanila, baka dahil lang sa biyahe. Kako pa baka pwedeng makigamit ng CR. Kaya naman sa isang stop, bago kami makarating sa pupuntahan naming baryo, ay nakiusap ako na kung pwedeng makigamit muna sa malapit na bahay doon. At ang typical na CR sa probinsya ay yung maliit na kubo at may butas lang sa gitna. Nagsuka ako doon at naglabas ng puro tubig. Kaya naman hinang-hina talaga ako ng mga oras na yun. Paglabas ko, tinanong nila kung anong nangyari sa akin. Bakit daw putlang-putla ako? Sasakay na kami noon ng habal-habal papunta sa baryo ng auntie ko. Sinabi nila na malapit na rin naman daw kami. Na hindi ako naniniwala kasi ganyan din yung sinasabi nila palagi. Na usually, malayo talaga. Parang kinocomfort ka lang kumbaga. Nung dumating na kami sa kanila, eh masayang-masaya kaming sinalubong ni auntie at ng mga pinsan namin. Napansin ng auntie ko na may mali sa akin. Bakit daw ako namumutla? Nung tinignan niya yung daliri ko, sabi, hindi daw pantay yung iba kong daliri. Kaya naman alam niya agad na nausog daw ako. Hindi po siya manghihilot o espiritista. Pero ang sabi niya, halika gamutin kita para naman ma-enjoy mo mamaya yung pasayaw sa baryo. Kumuha siya ng isang makulubot na sanga. Pagkatapos ay pinakuluan yon. Tapos yung suot kong t-shirt ay pinahubad niya sa akin. Tapos inilubog niya yung isang part nito sa tubig na pinapakuluan niya. Binigyan niya ako ng puting damit. Sabi niya, yun na lang daw muna yung isuot ko.
Pagkatapos nun, binigyan niya ako ng konting tubig na galing doon sa pinapakuluan niya ng damit ko. At saka nung makulubot nga na sanga. Sabi niya higupin ko daw yon. Kahit makalahati ko lang daw ay okay na. Ang pait po ng lasa niya. Pero dahil na rin sa kagustuhan ko na gumaling, ininom ko din talaga yon. Sabi pa ni tita, try ko daw umidlip at mamaya ay wala na yan. Hindi po ako madaling makatulog. Pero nung ininom ko yon, saglit lang, ang bilis ko talagang nakatulog. Nagising ako noon 5 PM na rin. Isang oras din daw akong nakatulog noon. At nung paggising ko nga, para bang walang nangyari sa akin. Bumalik agad yung lakas ko. Ngumiti lang sa akin yung auntie ko paglabas ko ng kwarto. Tapos may isa pa siyang sinabi sa akin. Mamayang gabi kapag nasa sayawan na kayo, kasama yung mga pinsan mo, mag-iingat ka sa mga taong kinakausap mo, ha? Kapag may tumapik sa'yo na hindi mo kakilala, kailangan tapikin mo rin sila pabalik. Medyo kinabahan ako nun sa sinabi ni tita. Kasi kapag yung tapik ay hindi mo na ibalik sa kanila, ibig sabihin isa ng curse yun. O yung tinatawag na usog. Sabi pa ni tita, madaling nagagawa daw yun sa mga bagong dayo. Kasi alam nila na hindi alam ng mga dayo yung tungkol dito. Sumapit ang 7 PM. Nagsimula na ngang magkaayaan ang mga pinsan namin na pumunta sa sayawan. At dahil sa liwanag ng buwan, ang sarap lang maglakad-lakad sa madamong daan. Amoy na amoy ko yung bango ng mga damo na yon. Nasa sayawan na kami ng mga pinsan ko noon. Ang daming kabataan, may ilan-ilan din na mga matatanda. Alam niyo naman siguro ang setup ng mga sayawan sa probinsya. Yung may bakod, tapos sa loob ng sayawan puno ng mga dancing lights at malalaking speakers. Madalas kaming nakikifiesta sa mga lugar ng mga pinsan ko. At isa to sa mga inaabangan ko kapag umuwi kami sa probinsya para magbakasyon. So nagsimula na nga kaming pumasok sa loob para sumali sa sayawan. At nung tinugtog na yung dayang-dayang, which is isa sa mga sikat na tugtog noon lalo na sa mga probinsya, parang mas lalo pang ginanahan yung mga nagsasayaw. Hindi po ako pamilyar kung anong lengguwahe yung music na yon. Pero sigurado kong alam na alam ng mga Bisaya ang sayaw na to. At nagsimula na nga po kaming makijoin sa sayawan na yon. Then out of nowhere, may isang lalaki na medyo may katandaan na rin ang biglang tumapek ng malakas sa balikat ko. Sabi niya, "Sali ka sa sayaw namin?" Sa wikang Bisaya. Sa gulat ko po, dahil kausap at kasayaw ko yung mga pinsan ko, hindi ako kagad nakapag-react nun. At pagkalipas pa ng ilang minuto ko na proseso yung sinabi ng auntie ko sa akin tungkol nga doon sa tapik. Kailangan ko daw ibalik yung tapik na yon. Kundi, baka raw may masamang mangyari sa akin. Humiwalay ako saglit sa grupo namin. Hinanap ko yung lalaki na yun. Hinanap ko yung lalaking tumapik sa akin. At kahit na crowded ang loob ng sayawan, nakita ko siya. Agad akong sumayaw pa kunwari para hindi mahalata yung paglapit ko sa kanya. Bumuelo ko ng konti, sabay tapik sa kanya. Pagkatapik ko, bigla akong umikot para hindi niya ako makita. Tapos patay mali siya akong lumayo at hindi na lumingon kung sakali mang hanapin niya ako. Hanggang sa makauwi kami, hindi ko na po binanggit yon sa mga pinsan ko. Tanging kay auntie ko lang po yun nasabi. At ang sabi niya sa akin, mabuti na lang daw at tumapik ako pabalik. Marami pong salamat. Sana po mabasa niyo to. Excited na po ako ulit sa mga susunod kong isisend sa inyo. More power po and stay safe po sa ating lahat. Hi Kuya Kira,
Bagong listener lang po ako sa inyong Spotify. Kaya naman naisipan ko na rin na mag-share ng experience ko. Hindi ko po ito personal na experience. Kwento po ito sa akin ni Mama. Ang parents ko po ay parehong OFW sa Saudi. Yung tinirahan po namin noon ay bahay po sa duluhan ng bundok. Within the city po yung lugar. Hindi naman po siya parang probinsya. Basta within the city lang po yung bundok. At hindi rin naman po ganun kalayo yung pinagtatrabahuhan nila Mama noon. Pero sa ngayon po, eh sa Saudi na nga po sila nagtatrabaho. Nagbabakasyon lang po sila dito sa Pilipinas. Simulan ko na po yung kwento ni Mama. Nangyari po to 12 years ago. 4 years old pa lang po ako ng time na to. Tapos yung bunso ko pong kapatid ay 3 years old. Si Mama po kasi ay isang nurse. At nung time po na yon ay night shift po siya. Galing siya sa trabaho kaya naman sinundo pa siya ni Papa. Iniuwi muna siya sa bahay at saka ako ihinatid ni Papa sa school. Tapos yung bunso kong kapatid inihatid na sa paalagaan. Pagkatapos nun ay pumasok na si Papa sa trabaho niya. Kaya naman po ang nangyari, si Mama na lang ang tao sa bahay. Nag-ayos muna siya ng sarili para matulog. Kasi pagod na rin si Mama noon galing nga sa trabaho. Nakaidlip na po siya noon nang bigla niyang marinig yung ingay na nanggagaling sa isang laruan ko sa sala. Yung laruan ko po na yon ay yung kitchen set na iniregalo sa akin ni Tita. Magsasend na lang po ako ng picture as reference. Hindi ko na po sigurado kung ganito po mismo yung itsura. Ang tagal na rin po kasi noon. At saka hindi ko na rin po makita yung laruan. Ito pong picture na nakuha ko ay galing lang sa internet. Pero dun po sa kitchen set na yon, meron po yung stove. Tapos naiikot po yung knobs nun. Nag-o-on din po siya na parang totoong kalan. Umiilaw. Tapos meron din siyang sound na parang fire kineme. Yun daw po yung ingay na narinig ni Mama nun sa sala. Pero dahil na rin antok pa siya, hindi niya na lang ito binagyan ng pakahulugan. Lumabas siya ng kwarto at pumunta sa sala. Pagkatapos ay pinatay yung laruang stove. Inisip niya na baka nag-malfunction lang yung laruan. Pagkapatay niya nun, bumalik na siya sa kwarto at sinubukang matulog ulit. Pero ilang sandali pa lang ang nakakalipas, ayun na naman daw yung laruan. Umandar na naman yung stove. So lumabas na naman si Mama ng kwarto. Tapos tinanggal niya na yung battery para hindi na umandar. Pagbalik niya ng kwarto, nakaidlip naman na si Mama. Hindi alam ni Mama kung gaano katagal yung idlip na yon. Nang magising na naman siya. Kasi narinig niya na naman ulit yung tunog ng laruang stove na yon. Doon na kinilabutan si Mama. Kasi papaanong aandar yung laruan? Tinanggalan niya na nga ng battery yun. Natakot na si Mama nun. Kaya naman hindi na siya lumabas ng kwarto. Kahit pa nga nasi CR na siya. Hinintay niya na lang na makauwi si Papa galing sa trabaho. Nakalimutan ko na po kung anong nangyari pagkatapos nun. Pero isa po yan sa mga nakakatakot na kwento ni Mama sa amin. Yun lang po Kuya Kira. Masaya po ako na maibahagi itong experience ko sa inyo. May consent naman po ito ni Mama. Hindi din po ganun kaayos yung kwento ko. Kaya kayo na pong bahala kung paanong ayos ang gagawin nyo. Yun lang po. Have a good day. Ako po si Aren. Teacher po ako sa isang paaralan ng mga batang may espesyal na pangangailangan. Hindi ko na po pahahabain ng intro. Minsan, doon ako sa paaralan nag-o-online class. Inaabot ako doon ng 5 to 6 PM. Naglilinis pa kasi ako ng room. Isang araw, habang naglilinis ako ng whiteboard, may naramdaman akong malamig sa likuran ko. Hindi ko pinansin yon,
Baka kakaw dahil lang sa electric fan o sa aircon. Pagkatapos kong maglinis ng classroom, may narinig akong mahinang pagtawag sa pangalan ko. Arin. Hindi po ako naniniwala sa mga spirito o sa mga multo-multo kasi hindi naman po ako religious na tao. Kaya inakala ko noon na baka may tumawag lang talaga sa pangalan ko. Pinuntahan ko yung isa kong kaibigan sa kabilang classroom. Si Maya. Matalik ko po siyang kaibigan. Kaya naman pagpunta ko sa kanya, nakapagkwentuhan pa kami saglit. Mabilis na usap lang yon kasi uuwi na din daw siya. So pagka-uwi nga niya, ay ako na lang ang natira doon sa paaralan. Madilim na noon, 6:30 p.m. Habang nakaupo ako noon, may nakita ako sa harapan ko. Isang babae na nakatago yung mata. Naka-uniform siya. Mukha namang normal. Pero may dugo yung palda niya. Natakot ako kasi mag-isa na nga lang ako noon. Kaya naman napatakbo na ako. Kinabukasan, maaga akong dumating sa school. Maliwanag na. Pero parang nararamdaman ko pa rin yung babaeng nakita ko kahapon. Maaga akong umuwi nung araw na yon kasi hindi ako komportable. Pero parang naiuwi ko yung babae na yon. Para siyang sumama sa bahay. Kasi habang naliligo ako nung gabi na yon, may nakita akong anino sa kurtina ng shower ko. May narinig akong bumulong noong sumilip ako sa labas. Ibang dialect yata kasi hindi ko naintindihan. Pero medyo unsettling po yung bulong niya. Pagkatapos nun, nakita kong humarap yung anino sa akin at parang nagliliwanag pa yung mata niya. Sa takot ko nun, ay nagsisisigaw akong lumabas ng banyo. Pero parang walang nakarinig sa akin. Wala man lang lumabas para tanungin kung anong nangyari sa akin. Para bang nananaginip lang ako. Anyways, yun lang naman po. Hanggang sa muli, salamat. Magandang araw sa iyo, Boss Kira. Naalala ko lang tong karanasan ko habang nakikinig po sa inyo. Teenager pa ako nung mangyari to. Maikli lang po ito, kaya sana po ay mapagbigyan. Wala po kaming sariling bahay. Simula po grade school, ay palipat-lipat lang kami ng bahay. Wala po kasing matinong pagkakakitaan noon ng magulang ko. Kaya kapag po hindi na kami makapagbayad, ay lumilipat na lang kami ng tirahan. Kaya talagang palipat-lipat din po ako ng school noon. Anyway, may isang bahay po kami na nilipatan na maganda na, mura pa. Maganda kasi may second floor. Tapos may sarili ding gate. Medyo malaki din yung bakuran at may maayos kaming tulugan sa taas na hindi kami magsisiksikan. Ang saya pa namin magkakapatid nun. Yung tipong sana hindi na kami lumipat pa sa ibang apartment. Okay naman kami nung una. Siyempre, excited pa. Nakasundo din namin yung ibang bata na nakatera din malapit sa amin. Kaya naman hiling kami ng hiling noon kay mama na doon na lang kami at huwag nang lumipat pa. Si mama naman, natatawa lang at oo lang siya ng oo. Dumating ang tag-ulan. Nagkaroon na ng kaunting problema sa bahay. Kapag naman sinasabi nila mama sa may-ari, agad nitong ipinapaayos ang kung anumang tulo doon. Naalala ko pa kung paanong puring-puri ni mama yung may-ari. Na kesyo mabait daw, mabilis at madaling kausap. Lahat ng nire-request namin na problema tungkol sa bahay na yon ay nagagawa nito agad ng paraan. Siguro mga isang buwan din bago namin na-realize na may kakaiba talaga sa bahay na yon.
Palagi naming napagkukwentuhang magkakapatid. Pero palagi din naming isinasawalang bahala. Madaming anino sa loob ng bahay. Hindi ko natanda kung ilan. Pero isa doon ay isang batang anino. Yung batang anino na palagi naming nakikita sa second floor. Palagi siyang nakatambay sa unang step ng hagdan sa taas. Hindi namin masyadong pinapansin noon. Kasi kasing laki din yun ng isa kong kapatid na si Adi. Kumbaga, iniisip namin na baka si Adi lang din yun. Isang gabi, naglalaro kami ng tagu-taguan sa loob ng bahay. Buong bahay ang pwede naming taguan. Patay ang main light. Ang ilaw lang ay yung nakabukas na TV dahil nanonood noon sila mama. At saka yung ilaw sa labas ng bahay. Sa second floor naman, yung ilaw sa poste sa labas ang pinakailaw namin habang naglalaro. Maliwanag po kasi yon, kasi katapat lang ng bahay namin yung poste kung saan may ilaw. At medyo malaki din yung bintana. Si Adi yung taya nun sa laro namin. At gustong gusto din kasi niyang naghahanap kesa magtago. So nagtago na nga kaming tatlo. Hindi ko alam kung nasaan yung dalawa. Basta ako, nasa baba ako noon at nagtatago sa sulok ng cabinet na nasa likod lang ng main door o front door namin. Nasa sofa lang sila mama at papa noon na nanonood ng TV. Nakikiramdam lang ako noon dahil sa taas naman manggagaling si Adi. Nung makarinig ako ng malakas na sigaw na, "Taya!" ay mas lalo akong nagsumiksik sa cabinet kasi may mabilis na bumaba sa hagdan. Nagtago ako sa ilalim ng mga nakasabit na damit at sumilip-silip sa mga siwang. Nakakita ako ng anino na papalapit sa akin. Maliit lang yon, kaya ang akala ko ay nasa malapit na din si Adi sa akin. Kinabahan pa nga ako nun, kaya pigil hininga din ako. Medyo nagulat pa nga ako nung sumigaw ng "Taya!" si Adi. Napatingin ako sa paligid ko. Kasi akala ko talaga, ako na yung matataya since malapit na nga siya sa akin. Pero yung sigaw ng taya ay sa taas pa din ng galing. Walang malapit na Adi sa akin. At sina mama, tahimik pa rin na nanonood ng TV. Nadinig kong nagtakbuhan yung dalawa pababa, kaya naman sinaway pa sila nina mama. Nagtulong na sila na maghanap sa amin ng isa ko pang kapatid. Hanggang sa nakita na nga nila ako. Umayaw na ako noon nung yung isa kong kapatid ay sa taas din namin nakita. Inaya ko na lang silang magpahinga sa kwarto. Mga nakaupo lang kami noon sa foam na higaan at naglalaro ng paper dolls. Tinabihan ako ng isa kong kapatid na sumunod sa akin. "Ate, alam mo ba? Si Adi kanina may tinaya sa kwarto nila mama. Eh wala namang nagtatago doon kasi magkasama kami sa kwarto ni Mian," sabi niya. Tapos ako din, "Hala, nadinig ko nga yun. Yung unang taya ba? Hindi kayo yun?" "Hindi, te. Akala ko nga din ikaw eh." "Hindi. Akala ko nga din matataya na ako kasi tumakbo yung pababa ng hagdan eh. Kita ko pa yung anino ni Adi. Tapos biglang sa taas uli ng taya," sabi ko pa. Nagkatinginan kami noon. Tapos hindi na lang ako kumibu pa kasi parehas naman kaming matatakotin. Naalala kong ikinuwento ko yun kay mama. Hindi ko na lang din maalala yung sinabi niya. Pero parang ipinagsawalang bahala lang din niya. Kaya naman hinayaan ko na lang din. Kahit may takot na kami sa bahay ay hindi na lang namin pinapansin. Parang wala lang din kasi kila mama. Kaya naman tuloy lang ang buhay. Ang pinakamalala po talaga ay nung may isang gabing sobrang lakas ng ulan. Kompleto na kami nun sa bahay. Kaya naman nakalak na ang gate sa labas. Katatapos lang din namin mag-dinner at nanonood na lang kami ng palabas sa TV.
hanggang sa nakarinig kami ng katok sa gate. Yung katok, para bang nagmamadali at gusto na agad pumasok. Si Mean yung pumunta at sumilip sa bintana sa hagdan. Ma! Pagtingin ko sa gawin niya, para siyang takot na takot. Tumakbo agad ako nun papunta sa kanya. Tapos sinilip ko din yung gate kung sino yung bisita. Umiiyak na nun sa takot si Mean. Habang gulat naman ako. Kasi walang tao sa labas. Pero dinig na dinig pa din namin yung sumisigaw ng pabukas sa labas. Dinig na dinig pa din namin nun yung katok sa gate. Gumagalaw din yung gate nun na para bang gusto na nga nitong pasukin. Pero wala talagang tao doon. Kitang kita talaga namin lahat. Maski sina mama at papa, kitang kita din nila yun. Nagsara at naglock na kami ng pinto nun at naglatag na lang sa sala. At doon na kami natulog lahat ng magkakasama. Sobrang iyak pa din si Mean nung gabing yon. At panay siya sabi na umalis na daw kami sa bahay na yon. Panay-panay din naman ang pag-alo ni mama kay Mean. Ako naman, parang nasa gulat stage pa din ako nung mga oras na yon. Hanggang sa makatulog na lang din kami. Sa pagkakaalala ko, nagtagal pa rin kami ng ilang buwan doon sa bahay na yon. Nag-New Year pa nga kami doon. Yung mga paramdam ng kasama namin sa bahay, hindi naman na lumala. Panay ganun lang. At yung sa gate din. Hindi ko na nalaman yung kwento ng bahay. Kasi hindi na din daw tanda ni mama. Si papa naman, wala na. Kaya hindi ko na din matatanong pa. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Pasensya na kung hindi gaanong nakakatakot. Pero sana ay mabasa niyo po ito. Maraming salamat po and God bless.